My order is... No longer si HR. Nakakasuspensya talaga. Nakakagigil. Magulo raw ang mundo ng politika. Samot-saring issue, iba-ibang kontrobersya. At nasa sentro, sila ang mga nakaupo sa pwesto. Just the mere mention of the name, Leila De Lima. Sari-saring emosyon agad ang naibubunga. May nanggagalaiti. I feel like slitting my throat. I don't know whether I shall kill myself or I shall kill the other fellow. Kung hindi nila kayang galangin ang katastasa hukuman, kaya pa ba nilang galangin ang pangkaraniwang mamamayan? Sino bang gagalangin nila? Eh, mga basto sila. Mayroon din namang natutuwa. Sinusuportahan namin ang plano ng gobyerno na mag-file ng motion for reconsideration. Dahil hindi talaga namin matanggap ang ganitong ka-iskandalosong desisyon. Love her or hate her, but this feisty woman at ang kanyang paninindigan ay sapat na para hatiin ang bayan at yanigin ang pundasyon ng ating lipunan. Born Leila Maestrado De Lima on August 27, 1958 at Iriga City. Yes, you heard it right. She is by her middle name a Maestrado, just like the same Maestrados who issued the TRO that the Justice Secretary is defying. Anak ng abogado at dating Kamalek Commissioner na si Vicente De Lima at ng plain housewife na si Norma Maestrado. Si Leila ay isang consistent honor student. Nagtapos ng AB History sa De La Salle University at salutatorya ng kanyang batch sa San Bedalo noong 1984. Noong 1985, pangwalo siya sa bar exams. May kaya ang pamilya De Lima sa katunayan sa pelikula ng superstar na si Nora Honor na Tell Nora I Love Her. Ang kanilang bahay ang ginamit bilang pangunahing bahay ni Nora Honor sa pelikula. Hindi lang kababayan o malayong kamag-anak ni Leila ang kanyang idol na si Nora. Sabi nga niya, "Just look at my mole," para makita ang hilatang similarity. Pero gaya ng kanyang idol na si Ate Guy, nakatakda ding maging kontrobersyal ang may tuturing niyang the greatest performance of my life. My order is a denial of the request for an allow departure order. Sa gradong 86.26, pangwalo sa mga nagtapos ng abogasya si Leila De Lima noong 1985. At gaya ng kanyang ama, na si dating Kamalek Commissioner Vicente De Lima, batas sa eleksyon ang expertise ni Leila. 1993, nang ma-appoint bilang Secretary ng House of Representatives Electoral Tribunal. Sa 13 taon bilang abogado, halos puro election-related cases ang kanyang hinawakan. Sa kabuuan, nasa 40 politiko na ang kanyang naging kliyente. We can always file any case as soon as it is ripe. We may have known her as an electoral reform lawyer, pero karamihan sa mga heavyweight na kasong kanyang hinawakan, siya ay natalo. Gaya na lang sa kaso ni Isabella Governor Grace Padaca na natalo sa protesta ni Faustino Boji D. III noong 2007. Natalo rin ang kanyang kliyenteng si Governor Eddie Panlilio sa protesta ng katunggali nitong si Lilia Pineda noong 2008. Pero kung may isang good shot si Leila, ito ay ang kaso na ngayon nakaupong senador na si Coco Pimentel. Pinasikat daw ng malawakang dayaan noong 2007 senatorial elections ang isang Leila De Lima. Ang pasaporte para mapansin ng nooy presidenteng si Gloria Macapagal-Arroyo para mailuklok sa Commission on Human Rights na may 7 taong termino. Pero ang mismong kamay na nagdala sa kanya papunta sa pinto ng gobyerno ay ang mismong mga kamay na gustong posasan ngayon ni De Lima. Congratulations! Ito ay simbolo ng aming papuri at pagdawad sa inyo ng munting regalo para sa inyong kabutihang ginawa. Sa tindi ng pabagong nagawa ni Leila para sa kanyang sarili, hindi pa man tapos ang termino ng presidente, ay pinag-uusapan na ang presidential candidacy ng Justice Secretary sa 2016. Okay. Thank you. Hinahabol para sa kanyang soundbite. My order is denial of the request for an allow departure order. Malayo ito sa mundo ni Leila De Lima noon, nung siya pa ang gumagawa ng paraan para mapansin ng media. Ang daming unanswered questions, nakakasuspecha talaga at nakakagigil. Paano ka mapapansin ng publiko? One is to say, you love your job. So iba na ngayon, I'm no longer si HR. I'm with the DOJ. This is
my learning curve. You so love it to the extent na magagawa mong pag-untugin ang mga pinakabigating opinion sa inyong mga ginagawa. Executive officials, something like the actuation of Juan Miguel Marquez. They cannot accept a referee's decision. So this is the class of the right of government and the individual right of the royals. That was an exhibition of judicial sagacity and sobriety. Pero sa kakaibang kasikatang kanyang natabo, ang lahat ng diskusyon ay may tuturing na moot and academic. Pangarap lang niyang tumakbo bilang senador sa 2013. Pero sa FB, may kampanya ng De Lima for President in 2016. Not bad para sa isang probinsyanong kababayan lang ng kanyang idolo na si Ate Gay. Nakakatuwa naman. At sa sipag at presyo ng trabaho at ambisyon, napilitang ipaanal ang kanyang kasal noong 2001. Nalink man siya sa witness ng DOJ o maipare sa kanyang boss na isang binatang presidente, dead ma si Secretary. Love her or hate her, but the number speaks in her favor. Dahil sa kabila ng mga kontrobersyang kanyang kinasasangkutan, siya na ang miyembro ng gabinete ni Pinoy na may pinakamataas na approval rating. Kung magtatagal ang staying power ni Leila De Lima, abangan natin sa mga susunod na kabanata. These are really bigger, much bigger challenges and perhaps more controversial cases. Sila ang mga nakaupo sa pwesto at may katungkulan sa gobyerno at ano pa man ang posisyon sa klausula ng iisang titulo, public servant. And public trust is the primary requirement. So we check the records and file our report because the public has the right to know. Muli, ako po si Martin Adanar at ito ang inyong political intel.